Disclaimer lang po before you watch the video, all informations here are based lang sa experience ko sa mga nakalap kong information from them. If meron kayong makalap na other information from this company, take note nyo na lang po yun. Maybe nagbago sila ng policy or rules. Yun lang guys, thank you! Ayan, okay na. So, hi mga teach! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang tagal bago ko nag-upload ng next video. So, for today, isi-share ko lang yung experience ko sa Yiyi ABC, ayan, na ESL company. I'm not sure if nakita niyo na tong company na to sa mga groups, sa ESL groups sa Facebook na nag-hire sila. So, nag-apply ako dito. I'm looking for a part-time kasi medyo wala kasing student kay Nova dahil summer holiday sa kanila. So, looking ako for part-time. So, ito nga, nag-apply ako sa Yiyi ABC and wala akong makitang any reviews from this company. So, i-share ko sa inyo yung naging experience ko dun sa application ko dito. Okay, let's start. So, nung nag-browse ako sa Facebook, after kong mag-apply ha, dito sa company, matagal na pala silang nag-hire. Since 2018 yata yung nakita kong post dito sa company na to. Pero hindi ko na siya kinuha or hindi ko na siya i-share dito sa board natin. Kung babalikan niyo yung post sa Facebook, makikita niyo pag sinearch niyo yung Yiyi ABC sa search bar. So, lalabas naman sa mga groups yung mga post na yon. May 2018 pa eh, medyo hindi ko na binalikan kasi iba na yung rate niya. Parang nasa 100 plus lang yung rate. So, last April, this year to ha, merong post, ang offer is 220 per hour. Tapos, nagbago siya nung May 24 na post. Nakita ko meron tatlong offer itong si company. 180, yung offer 1, offer 2, 200, offer 3, 220. And then, yung June post nga is 200 per hour. Paiba-iba, diba? So, dito ako nag-apply, guys. Ayan, dito ako sa post na to nag-apply. Okay? Saglit, i-share ko nga yung post. Ito yung post last April. Ito yung isa, May post. And then, dito sa post na to ako nag-apply. Ayan, guys. Okay, yung information yan, makikita nyo naman sa Facebook. So, hindi ko na siya masyadong i-flash sa screen. I-discuss ko na lang. Alam nyo na. Let's start dun sa application. So, nag-apply ako dun sa Skype. So, sinunod ko lang instruction sa post. So, ganun lang, teach. Sundin nyo na lang instruction. Most of the time, nandun naman sa post yon ng mga nag-hire na company. Huwag na kayong magtanong ng how or interested sa comment section. Mag-apply na lang kayo. Sundin nyo lang yon. So, nag-send ako ng resume saka yung video intro ko dun sa Skype ni Arsen. So, Arsen kasi yung pangalan. Meron ding isa pang requirement which is yung recorded class from your student. Oo, kasi ako hindi ako nag-send doon. Siyempre, alam naman natin na against sa policy na mag-send ng mga ganong video. Pero okay lang naman, tinanggap naman nila yung application kasi sabi ko wala akong recorded video sa class. Nag-send ako ng application ko last June 28. Ayan, teka lang. June 28 ako nag-send ng application. Tapos, sinend ko na yun resume saka video intro. Tapos, naka-receive naman ako ng response sa kanya ng June 29. So, one day lang. One day lang na-receive ko na yung application or yung response ni Sir Arsen. Dun sa response niya na yun, nandun na yung information about the company. So, i-share ko sa inyo guys yung first message niya sa akin. Pero hindi lahat, syempre. So, eto. Ay, ano ba yun? Ayan, 8 years na pala si ABC ha, kaya pala medyo matagal-tagal na rin yung post ng ibang teachers. Tapos, ito yung hinihingi niya na requirements. Yan, send me your self-introductory video file, certificate, class recording, para ma-schedule yung demo. So, ang sinend ko lang dyan, itong video intro, yung certificate kasi naka-include na siya sa resume ko. Siguro nakita na niya. So, hindi niya na pinasend and hindi ako nag-send ng class recording. Okay naman, na-schedule naman namin yung demo. So, dun sa message niya, naka-indicate din naman dun yung other information like this one. Okay, share ko na din. Ayan, yung salary niya, sabi sa akin, is 200 to 280 per hour. Tapos, pag full-time ka nag-work sa kanila, ito naman yung i-offer nila every month with or without student.
peak hour, syempre Chinese, 6 p.m. to 10 p.m. Hindi sila naglagay ng pang morning. Siguro more on evening class na sila. Tapos, yung salary niya is once a month every 15th. So, schedule 6 days a week, 4 hours a day. Work on Saturday and Sunday. So, ito yung schedule na kailangan niya i-open sa kanila. Schedule 1. Merong schedule 2. Ito naman yung sa schedule 2. Booklet. Ayan. Yung schedule 2 naman is yung 6 days a week, 6 to 8 hours a day, work on Saturdays and Sundays. Pwede ka mag-open ng 3 to 5 p.m., 6 p.m. to 10, 9 a.m. to 11, 3 p.m. to 5, 6 p.m. to 10. So talagang full day siya, ayan. Yan yung schedule 2. I think this one is for part-time, yung schedule 1. That's schedule 2 for full-time. Pero part-time, sabi dito. Pero depende siguro sa available nyo na time. And so, they are looking for a regular teacher who can commit to a regular schedule, sabi nila. Hindi sila booking system. So, bibigyan ka nila ng regular student. Siguro pag nagustuhan ka nung magiging student mo for the first time, ikaw na yung magiging regular teacher nila. So, ganun. Other information, so be certain to commit to the schedule once you pass the demo. So, ayun, dapat fix yung schedule mo. So, yun pala, fix dapat yung magiging schedule mo after you pass the demo. And mag-start ka after your orientation. Tapos, sabi pa niya, after the demo, i-assess ka nila. Tapos, in a day, malalaman mo yung result or two. Ayun lang. So, ayun, after nitong first message ni Sir Arsen, nagtanong siya yung schedule ko. If I will pass the demo, kailangan nila yung complete schedule mo, kailan ka makakapag-start, kung makakapag-work ka ba ng Saturday or Sunday, and ano yung day off mo. Ganun. Tapos, syempre sinagot ko naman yun. Sabi ko gusto ko flexible schedule. And after nun, nag-schedule na ako ng demo. Tanong din ako sa kanya kung ano yung age ng students dito. Sabi niya, 99% ng students are kids. And yung demo, real student siya. So, ganun. Real student, Chinese student. Okay. Sinend niya na yung next na gagawin. Sinendan niya ako ng file and steps to use VOOV, V-O-O-V. So, yun yung tools na gagamitin for demo. Parang Zumo, yun yung app or tools na natry ko na kasi before Zumo. So, parang ganito rin yung VOOV. Sasendan naman niya kayo ng guide paano i-install, paano gumawa ng, or paano mag-schedule ng class. And take note, yung demo pala, kailangan ire-record ninyo. Tapos, isesend nyo sa kanya yung recording nung demo nyo. Merong option dun sa VOOV na record or start recording. Masasave kyo sa PC nyo, isesend nyo yun sa kanya after your class. Ganon. 26 minutes yung demo. Isesend niya rin yung lesson. Don't worry, meron siyang lesson. Sila na yun magpe-prepare ng lesson. So, it's up to you na lang kung paano siya i-discuss during your class. So, yun. Ang July 2 ako nag-demo. Pero before my demo, in-invite niya na ako sa new hire orientation. So, mag-join daw ako. Ang demo ko kasi is 3:30. Meron silang meeting nung mga na-hire na ng 3 o'clock. So, nag-join ako para malaman ko naman yung information about the company. Pero, nag-exit din ako ng maaga kasi may demo nga ako. So, pina-exit niya ako. Ayan, nakapakinig naman ako dun sa meeting. Ayan, so, yun yung isi-share ko sa inyo after this info lang naman. So, ayan, wait lang. Okay. So, ayan na yun. Yan na yung naging application ko sa kanila. No? So, sa orientation, ito yung mga gusto kong i-share. So, gagamitin ko na lang ulit yung board. Okay? So, sa company, yung 1 hour nila is 52 minutes. So, ayan yung 1 hour. Tapos, yung one class is not 25 minutes, ha? 26 minutes per class sa kanila. First na diniscuss namin is syempre yung unang-unang gusto nating malaman sa company is yung salary, di ba? So nakalagay dito sa offer is 200 per hour. So ngayon, dun sa pinakita niya sa amin, merong basic salary. Teka lang. Ilagay natin. Merong basic salary. So merong season bonus. Tapos merong annual bonus. And then, merong dream bonus. Ganyan siya. Okay? Yan yung diniscuss dun sa orientation.
So, ang makukuha nyo per hour, syempre, yung basic salary, 150 siya, plus yung 50 pesos na season bonus. So, ito, guarantee to, makukuha nyo to per hour. So, magiging 200 per hour kayo. So, ito yung pinaka-rate niya. Si annual bonus, 30 pesos siya. And then, yung 30 pesos na yon is makukuha nyo siya yearly, syempre, annual na, eh, diba? So, for example, ito. Yung annual bonus, 30 pesos nga siya per hour, ha? For example, you finished 400 hours this year. So, next year, makakatanggap kayo ng bonus na 12,000. Tama ba? So, ganun. So, ganun si annual bonus. Kasi daw, alam niyo yun, may pa-reward nila yan sa mga long-term teachers nila. Tapos, si dream bonus naman, ito yung parang, basta, too good to be true. Ewan ko kung totoo. Si dream bonus, marireceive niyo siya kung mag-work kayo ng matagal kay company. So, point system kasi dito, di ba? 1 point is equal to 1 hour. So, si dream bonus, kailangan nyo makakuha ng 20,000 points. So, 20,000 hours. Di ba? Grabe. Ganun kakatagal magtatrabaho sa kanila. So, roughly around 8 to 12 years. Ayan. Yan yung sabi ni sir. 8 to 12 years working with them. So, you will be rewarded 1 million pesos. Ayan. Grabe, no? So, kasi daw, ang mga hinahanap nila is yung long-term teachers. So, ayan. Yan yung information. Ayan. Hindi ako nagtanong about yan, pero may isang nagtanong na yun, tinanong niya kung paano nga ba makukuha yung 20,000 points. Siyempre, matagal talaga yan. Dahil hindi mo naman pwedeng makuha tong 20,000 hours ng 2 years, 3 years lang. O ganon, meron silang pa-reward na 1M kung makaka 20,000 points ka. 20,000 points. Sabi, no? So, yun lang. Tapos, ang salary niya is once a month, every 15. For example, nag-start ka ng July 1st until 31st. Ayan, ng July. So, ang sahod mo is on August 15 na. Ayan, ang tagal, diba? So, for me, it's a no. Kasi gusto ko yung company na nagpapasahod ng twice a month. Kasi masyadong matagal. So, kayo guys, it's up to you kung ano yung prefer nyo. Kung okay naman sa inyong ganito, go lang. So, ganun siya. Nakipag-communicate pa ako kay Sir Arsene this after my demo kung pwedeng twice a month, pero hindi daw talagang once a month lang daw yung pasahod nila. So, ayun. And after you pass the demo, kasi I passed naman the demo, so nakapasa ako, hinihingi nila yung 2 weeks schedule. So, once you pass, you need to submit your 2 weeks schedule sa kanila. Yan lang naman yung first thing na gagawin nyo. Dapat maisend nyo yan kay... Meron silang ibibigay na Skype ID na ia-add nyo. Yun yung parang support. Doon nyo ibibigay yung schedule nyo sa kanya. After 2 weeks, so yung 2 weeks na yun, probation pa lang yun na. Konting-konti lang yung student. Kasi parang under observation. After nun, kung okay yung evaluation nila sa'yo, malaki yung chance na offeran kanila nung full-time offer. With or without student, may bayad. Babayaran kanila doon. So, ganun. Yung part-time, no class, no pay. Yun, ganun naman sa ibang ESL, diba? No class, no pay. Nagte-terminate sila ng teachers. Ito yung 3 factors. If the internet connection is not good, so, ite-terminate kanila. Yung pronunciation problem, yung TDPB. So, ito. Tinitingnan nila yan. Tapos, kung yung teacher daw do not use the correct grammar. So, pati na rin yung ano, yung palagi kang absent, ganun. Nagte-terminate sila. Tapos yun nga, yung rules, share natin yung rules. Sabi sa first part, expect that there will be 0 to 2 new rules every month. Ayan. So, ito yung first rule. Okay? So, yung next rule nila is, absences due to power interruption or internet issues or computer issues. So, yung rule nila ito, kung absent ka dahil sa equipment failure within 4 hours, tapos sudden absent due to equipment failure within 4 hours, may deduction po yan. So, sa first is 10 points. Okay? Then, 5 points. So, naalala nyo din sa sinabi ko, 1 point is equivalent to 1 hour. So, ang equivalent nitong 10 points na to, 10 hours deduction na sa salary nyo yan. Diba, ang laki? So, ganun siya kalaki sa deduction. Pati rin yung late. Sa late naman,
For example, late ka ng 1 to 5 minutes, 3 points. 6 to 15 minutes, 8 points. 16 to 20 minutes, 15 points. Ang laki ng deduction nila. 15 hours yun ha. 8 hours, 3 hours, diba? Tapos, no penalty in the first 2 times. Okay, so ganun. No penalty daw in the first 2 times in a month. Okay. Meron din silang penalty pag, syempre, awol. Yung kawol ka na, hindi mo natin mag-vote sa kanila. 20 points naman yun. Leave of absence. Ito pa yung parang hindi ko masyadong na-feel sa kanila kasi ask for a leave 14 days in advance. Saglit, i-share natin yan. I-share ko yan. So, diba usually sa ibang company, 2 weeks before, pwede kang mag-leave, mag-cancel ng class without any penalty. Pero sa kanila, pag nag-leave ka ng 14 days in advance, meron na siyang deduction na 2 points. So, 2 hours na yon. Pag nag-ask ka ng leave ng 18 to 13 days in advance, 4 points per hours. Tapos, 8 points. 8 hours naman tong 4 to 7 days in advance. Paano ano? Kailangan a month? A month bago ka mag-leave, ganun. And ang gusto pala nila, after, kunwari, naipasa mo na yung 2 weeks probation, magsasend ka sa kanila ng 1 year fixed schedule. Alam mo yun? So, as in fixed, 1 year talaga. 1 year talaga. Pwede namang monthly lang, di ba? Or every 2 weeks. For me, kasi gusto ko yung flexible. Yun lang, yun yung naging experience ko dito sa EABC. Yan yung information na kaya kong i-share as of now. Kasi hindi po ako nag-start sa kanila, hindi ako nagtuloy. Ayan, sa mga gusto mag-apply, try nyo i-push naman. Tapos, balitaan nyo ako kung anong mangyayari. Kung ano yung mangyayari sa mga classes nyo. Kung okay ba talaga si company and ano yung pros and cons sa kanila. So, ayan. Okay, yun lang. So, yan si EABC. If meron kayong question, mag-comment lang po kayo sa comment box.